the first and only wildlife and conservation program in the Philippines. I'm speechless. Pero mukhang malaki, no? At last, ang hangin! Is 15 years strong. You see the power? It continues its advocacy in rescuing and treating animals. Yung mga ganitong classing stay, ilang beses nating inattempt na hanapin sila. Ah, yun I try to smell it just to check if there's any infection. Showcasing the beauty and wonders of nature. Especially of the Philippine endemic species. First time ko makakita dito up close at mahawakan. Meron na raw blow at 12 o'clock. Yay! Bringing stories of hope and inspiration to save the environment. Dalawa sila! Oh my God, dalawa! Not only here in the country, but also abroad. Nandito lang sila sa paligid. Ate, I can't just stop. Ito, there you go. Ganda! Hosted by two of the most credible wildlife veterinarians in the country, Doc Nielsen Donato and Doc Ferds Recio. This is Born to be Wild. First and only wildlife and conservation program in the Philippines. I'm speechless. Pero mukhang malaki, no? At last, ang hangin! Is 15 years strong. You see the power? It continues its advocacy in rescuing and treating animals. Yung mga ganitong classing stay, ilang beses nating inattempt na hanapin sila. I try to smell it just to check if there's any infection. Showcasing the beauty and wonders of nature. Especially of the Philippine endemic species. First time ko makakita dito up close at mahawakan. Isang pares ng kalaw ang nagpakita. It's been a long time since I haven't felt this way in the wild. What an exciting event that happened. Ayan, ayan, pinitin mo dyan. Ay, nag-away, nag-away! Ang durian na ito, na si Dory, isa palang alaga. Relax, relax, relax. Okay. Oh, ano? Hindi naman naanahin. Bago niya ipabuka, papatunugin niya yan to warn you. Yung rattling sound. Isang pambihirang pagkakataon. Nakuha na namin ang kakaibang mga tagpo ng mga ibong may panganib na ng pagkaubos. Pag-zoom ko, my God, I saw the crest! Ang pagbabantay sa kanilang mga anak at ang pagprotekta sa kanilang teritoryo.
Ay, nag-away, nag-away! Sa Surigao del Norte, isang buta sa puno ang nadiskubre ng mga residente nitong taon. Pinamumugaran daw ito ng mga endemic na rufous hornbill o kalaw. Mukhang maganda yung spot natin. Dito, kung makikita mo yung parang may curve na kahoy, tabi nun yung nest na babantayin natin. Maya-maya pa, isang pares ng kalaw ang nagpakita. Nagpapaaraw, naglilinis ng katawan. At tila nakikiramdam sa kapaligiran. It's been a long time since I haven't felt this way in the wild. Parang malapit lang kami. Pero what an exciting event that happened. Kasi ang binabantayan lang namin is the Mindanao rufous hornbill, ano? Ilang kalaw pa ang nagsidatingan. At dumapo malapit sa butas na sinasabing pugad nila. Isang pamilya pala ito ng mga rufous hornbill. Vulnerable o may bantana sa kanilang bilang sa wild. Ang isang kalaw dumapo sa bungad ng butas. At tila binibigyan ng pagkain ang mga batang kalaw na nasa loob nito. Look at this behavior of the hornbill, ano? It's a juvenile. Alam ko juvenile siya dahil itim pa yung cask niya. May dala din siyang pagkain. Isa pang kalaw ang dumating at pumasok sa lungga. Ayun, pumasok na. Yung nanay, nandyan siya. Tapos ngayon pumasok naman yung tatay. Pero may mga anak silang mas matatanda na tumutulong din sa pag-feed sa loob. Habang abala sa pagpapakain at pag-aalaga ng mga batang kalaw, ang mga adult rufous hornbill, may bisitang dumating. Ayun, Philippine eagle. Philippine eagle. Pero hindi nila ito pwedeng patuloyin dahil kilalang kumakain ng mga mas malilit na mga ibon ang Philippine eagle. Nag-away, nag-away! Ang durian na ito, na si Dory, isa palang alaga. Relax, relax, relax. Okay. Oh, ano? Hindi naman naanahin. Bago niya ipabuka, papatunugin niya yan to warn you. Yung rattling sound. Today is the barter day. Nandun sa side na yun, karamihan sa mga produkto nila ay mga sea products. Gusto mo palit? Hindi. Hindi, ayaw niya. Walang gustong ano, palit sa manok ko?
Okay, the message came from Tina Cute Videl. Dok, paano po ba i-handle yung aggressive na Shih Tzu? Nagka-trauma po kasi nung first, actually the last po na pinag-groom natin namin siya. Problema to ng mga madaming pet owners. Sometimes kapag ang aso naging aggressive after groom, siguro na meron silang painful or not pleasurable experience from the grooming. So na-associate na nila yun, kaya ayaw na nilang. Anong pwedeng gawin? Pumunta sa veterinaryo, pasurin. Sometimes, ang problema lang pala, masakit yung ipin na iniinda matagal na. Kaya, they're cranky. O kaya, masakit pala yung tenga. O kaya, may problema sa isang parte ng katawan niya na iniinda niya for the longest time. Kaya, nagiging mas aggressive and protective na rin siya sa kanyang sarili. Your veterinarian will be able to prescribe you medications and suggestions on how to calm your dogs. So, if you have other questions, huwag lang po kayo mahiya na magtanong sa ating social media page. Hi, good morning. Tanong isa, bakit yung aso mo hindi lumalaki? Adult na siya pero parang tuta pa rin ang itsura niya. There can be a lot of reasons behind this. Kailan malaman natin na wala siyang mga congenital diseases, ano? Sometimes dogs, pag pinanganak, merong mga congenital defects tulad ng merong mga butas na hindi nagsara sa liver o kaya sa heart, hindi nagsara. This can cause stunting o yung pagkabansot ng mga alaga natin. Kaya mas maganda, ipa-check natin. Or minsan, genetically, maliit sila. Sa Shih Tzu nga, meron tinatawag na princess type. Yun yung runt or yung bansot dun sa mga magkakapatid. Sana nasagot ko yung katanungan. Habang abala sa pagpapakain at pag-aalaga ng mga batang kalaw, ang mga adult Rufus Hornbill, may bisitang dumating. Ayan, ayan, Philippine Eagle. Philippine Eagle. Pero hindi nila ito pwedeng patuloyin. Dahil kilalang kumakain ng mga mas maliliit na mga ibon ang Philippine Eagle. Ilang saglit pa, pinalibutan ng apat na kalaw ang Philippine Eagle. Nang makatunog ito na handang lumaban ang mga hornbill, matagumpay na napaalis sa mga Rufus Hornbill ang haring ibon sa kanilang lugar. Yung behavior na yon, mobbing ang tawag doon. Minamob niyo yung Philippine Eagle para lumayo sa breeding ground nila. Isa sa mga rason din yung survival, kasi isa sa prey items ng Philippine Eagle ay yung Rufus Hornbill. May mga records tayo na kinakain na Philippine Eagle itong Rufus Hornbill. Ang territory ng Hornbill mapapasok din sa nesting territory ng Philippine Eagle. Ang ibang mga batang ibon na naabutan ko dito sa Surigao, tao na ang tumayong magulang. Oh my goodness, it's... they are black-necked oriole chicks. And they're probably around a few weeks old. Come on, little ones. Okay, hungry na kayo? Tatlo sila, ang cute. May nitong taon, na-rescue daw ng asawa ni Jennifer, residente ng ecotourism organization ng kanilang bayan, ang tatlong ibon. Wala na raw ang nanay ng mga ito ng matagpuan. Tinanong ko siya, saan mo yan nakuha? Sabi niya doon sa sabah-sabah nagtatrabaho siya, doon sa gilid ng kalsada. Sabi ko, bakit mo dinala yan? Sabi niya, hindi naman daw makalipad. Paano niyo nalaman kung paano sila alagaan? Yun, sabi niya, ilagay lang muna natin dito sa dyan sa tangkay. Tapos, papakainin. Pinapakainin niya talaga, umaga at gabi.
At dahil walang rescue center malapit sa lugar nila Jennifer, minabuti kong turuan muna siya ng tamang pagpapakain sa mga batang black nape oriole. So what I'm going to do is I'm preparing a syringe tube feeding para mas madali ang pag-feed sa mga birds na ito, no? Kasi nakita ko si Ma'am hirap na hirap magpakain ng ibon. It's a mixture of grains like corn, sorghum, bran, which okay lang din sa mga birds na ito. Pero kakain din niya ng prutas. Matatagpuan sa buong Asya ang mga black nape oriole. Karaniwan silang nakatira sa matataas na puno sa kagubatan. Mga prutas at insekto ang kanilang pagkain sa wild. Masamang panahon o kaya ay disturbance sa teritoryo ang ilan sa posibleng mga rason kung bakit hindi na nababalikan ng nanay na ibon ang kanyang mga inakay. Matapos pakainin, ginawa na ni Jennifer ng bagong kulungan ang tatlong batang ibon. Pag nakita nyo pong medyo humahaba na ang lipad nila, pagka nagpalit na ng kulay, dilaw na sila, baka pwede na silang pakawalan na. Ayon sa lokal na DENR, kailangan nilang puntahan ang mga na-rescue na ibon para gawa ng assessment. Sa lawak ng himpapawid, hindi malayong mag-cruise ng landas ang mga nilalang na dito namamalagi. Sana'y sa tuwing napapadpad ang mga ibon sa kamay nating mga tao, magsilbing paalala ang ganitong mga tagpo na kaya nilang hamakin ang lahat kung kinakailangan. Maprotektahan lang ang kanilang nanganganib na lahi. Ang durian na ito na si Dory, isa palang alaga. Relax. Okay. Oh, ano? Hindi naman nanahin. Bago niya ipabuka, papatunugin niya yan to warn you. The rattling sound. Paniwala ng ilan, ang sino mang lumapit sa cottage, papahamak. These are aquatic snakes. And yet, merong garapata tayo nakikita dito. At tapos nandito siya sa gitna ng ano, ah, nasa gitna siya ng dagat. It's been 11 years that I started Born to be Wild. Ngayon lang ako nakarating dito. Napaka-importante pala ng Pilipinas para sa mga birds na ito. Sa hindi nila inaasahang pag-atake ng dayuhan, di rin patatalo ang fiddler crab. Sino kaya ang magwawagi? May question tayo dito galing kay Roberto Esparago Bartolay. Doc Ferds, aso ko po, bingi, wala po nang itinanganak. Nalaman lang po namin na bingi nung lumaki na. Di po na pa-check up ni minsan. Ngayon lang po din ako nakakita ng aso na bingi. Sana po matulungan niyo po ako sa aso po namin. Salamat po. I'm so sorry to learn about your dog, no? Dog's condition. Yes, may mga aso na nabibingi. Or minsan pinanganak na silang bingi kaya their new learning curve nila mas mabagal, mas patagal, no? However, may mga aso naman na nabibingi because of certain condition like trauma, accidents, o kaya yung mga medications, no? Drugs na binigay sa kanila that can cause deafness. Isa pa, siguro mas maganda kung hindi natin for your dog's safety,
hindi na ilalagay lang natin sila sa isang lugar na safe sila, sa fence area, sa loob lang ng bahay, hindi sila pakalat-kalat dahil pwede silang ma-aksidente. Dahil hindi nila naririnig kung sakaling merong mabubusina o kaya tawag sa kanila, hindi sila madaling ma-startle. However, hindi man sila nakakarinig, they can sense vibrations from the floor. So kung tatawagin mo siya, pwede mo i-stump yung iyong paa and that will create vibrations sa floor and parang giving signals to your dog na nandyan ka na. O kaya, pagpadating ka para hindi sila ma-startle, magbato ka dun sa harap nila ng halimbawa chinelas or kahit anong gamit near their area of vision para makita nila kung papalapit ka na or naandyan ka na so that they know more or less. No? So these little things can help your dog adjust at it's still very much compatible to life. Okay, may katanungan lang kayo, sulat nyo lang dito at susubukan naming sagutin yan every week. Hi, Kwenny Cruz. Thank you sa iyong katanungan. Ano? Ang tanong mo is kung normal ba na nagkakaroon ng mga patsi-patsi yung pusa mo. No? Hindi to normal dahil ito ay isang sinyalis ng skin disease. Pwedeng fungus yan or pwedeng allergies. Pagka nasa-stress kasi yung mga pusa, they keep on leaking an irritated area. Naglalagas o nagsished yung kanilang balahibo dyan. So, I advise na mapacheck mo ito. May question tayo dito galing kay Nacious Pets. Doc, ano po kaya ang posibleng cause ng sudden na pagpayat ng mga rabbits? Kahit okay naman ang food intake nila. Okay, Nacious Pets, no? So, yung mga rabbits mo, tignan mo mabuti kung ano ang pinapakain. Baka hindi tama doon sa age at saka doon sa yung proportion na pinapakain mo sa kanilang pellets at saka ng hay. Number two, kailangan pasuri mo din, baka may mga parasites ang iyong mga rabbits, no? Baka meron silang mga intestinal parasites that are competing with the food that they're ingesting kahit madami ang pagkain nila. Pero madami naman pala silang competition sa loob ng kanilang intestines, no? And if you have other questions, please post them dito sa ating message box so we'll try to answer them for you. Hi John, yung tanong mo tungkol dun sa dog mo na may bukol sa puwet, ano? Hindi ko ma-visualize kung anong problema niyan, pero if your dog is a male at yung bukol na yun is tabi ng puwet niya, tapos lumiliit, lumalaki, nahihirapan dumumi yung aso mo, malamang meron niya siyang perineal hernia, ibig sabihin nag-loose-loose yung kanyang colon dun sa butas malapit sa puwet niya. Or pwedeng tumor ito. Totoo po ba na bawal ang hipon sa pusa? May nakikita kasi ako mga video na pinapakain nila ng hipon ng pusa. Kaso ang pusa namin nakakain ng hipon. Kaya iniisip ko kung baka isa rin yun sa dahilan kaya nagkaka-allergy. Okay. Kung wala namang allergic reaction ng pusa mo sa seafoods, specifically sa hipon, pwede nating ibigay sa kanila because yung meat ng shrimp, that's a very good source of protein. Iba na lang usapan kapag meron siyang allergic reactions. Makikita mo yan kapag kumain siya ng ganitong klaseng karne, bigla na lang siya magkakaroon ng inflammation, generalized itchiness, and the likes. Pwedeng ibigay ang hipon kung wala allergic reaction. Gala dito, gala doon. Masayang nililibot ng Palawan porcupine ang lupaing ito. Naninibago siya sa kanyang paligid. Maging mga tuyong dahon, pinaglalaroan niya. Hanggang sa may nakaagaw ng kanyang pansin. Oras na para kumain. Sa pag-iikot, mukhang nagutom na ang Palawan porcupine. Hindi niya tinantanan ang kasoy hanggang sa maubos ito.
makontento, tuloy ang kanyang mini exploration sa lugar. Tinatawag din siyang durian dahil sa kanyang tusok-tusok na katawan. Nahawig daw sa prutas na durian. Pero ang cute na durian na ito, may matulis na reputasyon. Sa pakikipag-away, kadalasan hinaharap natin ang ating mga kaaway. Pero ang durian, kailangan niyang talikuran ang kalaban. Hindi para tumakbong palayo, kung hindi para itutok ang matutulis niyang kills o panungsok. Kapag natusok, babaon ang kanyang kills sa balat ng kanyang kaaway. Pahirapan itong maalis at pwede magdulot ng impeksyon kapag di naagapan. Mailap at nakatira sa makapal na gubat ang endemic na hayop na ito. Pero ang pag-alagalang durian, mabait at malapit daw sa tao. Sa haba ng oras na pag-iikot niya, oras na para bumalik sa kanyang kulungan. Dos! Kalika-lika! Dahil ang durian na ito, na si Dory, isa palang alaga. Ang turing ko po dito kay Dory ay parang anak na rin po kasi talaga hindi pinapabayan. Pag araw-araw po yung binibigyan, umagata po ng pagkain nila. Nilalambing. Pero sa araw na ito, papayag kaya si Cesar na mawalay sa kanyang matagal ng alaga. Pero maliit yung kulungan niya eh. Pero bawal yan. Ha? Pwede kayong makasuhan. Pwede kayong sa Wildlife Act. No? Bawal po yan. Okay, may question tayo dito galing kay Elmar Castro Lopez. Ano po ang gamot para sa asong maraming pulgas? Elmar, so yung aso mo kahit nakatali, hindi ibig sabihin nun, hindi na siya magkakapulgas. No, yung pulgas yung pupunta sa kanya. The best na gawin is, you know, bigyan mo ng anti-tick and flea preventive. No, alam mo kasi yung mga pulgas, kapag sumisip-sip yan ng dugo, can cause anemia, lalo na kung sobrang dami ng pulgas niya. At nakaka-transmit ito ng mga diseases, kaya halimbawa ng mga bulate, no? Tapeworms, kapag nakakain yung aso mo. May mga shampoos din at saka soap, pero not as effective as the ones that you give orally and then you spray or yung mga spot-on treatment na nilalagay sa likod nila. The best is go to your veterinarian and consult them for the best treatment for your dog. I hope I answered that question, and kung may katanungan pa kayo, tanong nyo lang dito. Okay, may question tayo dito galing kay Kai N. Doc, ano po ang gamot sa namumula po skin niya? At kamot ng kamot. Lagi ko po siyang pinapaliguan at wala po siyang purgas. Isa sa mga skin problems, kagaya ng scabies, fungal infection, yeast, no, dermatitis. Pinakamaganda nito ay sa magpunta sa veterinaryo mo, magpatingin, magpasuri para malaman kung ano talaga ang problema at root cause ng kanyang pangangati. Sa gayon, mabigyan ng tamang lunas. So I hope I answered that question, Kai N. And if you have other questions, please write them down and we will answer them for you. Sa wild, matinding laban ang nagaganap. Sa pagitan ng iba't ibang hayop, narito ang tatlong matitinding away na aming nakunan. Sa paghahanap ng ligtas na matitirhan, dalawang fiddler crab ang nagtagpo. Ang problema, isang butas ang napili nila. Sa puntong ito, kailangan nila magtagisan ng lakas. Ang mananalo, siya ang magmamay-ari ng lungga.
Sa huli, ang mas malaking fiddler crab ang nagwagi. Pabagsik man tignan ang mga crab dahil sa kanilang sipit, nag-iiba ang sitwasyon kapag malakas ang kanilang kaaway. Sa isang suntok, kayang patumbahin ng mantis shrimp ang isang crab. Ayaw ng mantis shrimp nang may ibang hayop na lalapit sa kanyang tirahan. Ang kanyang panununtok, parte ng kanyang depensa. Hindi lang agawa ng teritoryo ang dahilan ng away sa wild. Kapag gutom, lumalabas ang mga weaver ants para maghanap ng mabibiktima. Hanggang sa isa sa kanila ang may nahuling uod. Pagtutulungan nila ito hanggang sa maubos. Sa dami ng lagam, walang kawala ang sino mang mabibiktima nila. Ang mga hayop na ito, lumalaban. Sa bayan ng Aburlan, naabutan kong nagpapakain ng kanyang alaga si Cesar. Isang Palawan porcupine o durian kung tawagin. Saan galing to si Dory, sir? Dito lang din po, nabili namin. Maliit pa po yan. Gano'ng kalaki pa lang siya noon? Maliit pa po, ganito. Ginagatas pa po yan eh. Hindi intensyon ni Cesar na mag-alaga nito. Dahil sa awa, napilitan siyang bilhin na lang para mabuhay. Binigyan ko rin siya ng paalala sa pag-aalaga ng wildlife. Pero bawal yan, ha? Bawal. Alam niyo, bawal. Pwede kayong makasuhan. Pwede kayong sa Wildlife Act, no? Bawal po yan. Pwede kayong magkaroon ng permit. Kung halimbawa, meron kayong sapat na kakayahan para mag-feed, nan? Meron kayong yung lugar ninyo ay merong maganda. Kumbaga, malawak, ganyan. And then, yung cage na paglalagay nyo sa kanila ay maayos, no? So if you can satisfy all these things, plus yung animal ay hindi, kumbaga, will not thrive otherwise sa wild at hindi na pwedeng i-release back into the wild. Kagaya po ng case nito kasi bata nyo pa siya ang nakuha. No? Yun po yung mga hindi na marirelease. Eh. Napansin kong imprinted o sanay na rin sa tao si Dory. Kaya mahihirapan na siyang ibalik pa sa wild. Ayon sa Wildlife Act of the Philippines, mahigpit po talagang ipinagbabawal yung pag-aalaga ng mga buhay ilang, lalong-lalo na sa lalawigan ng Palawan. No? Sinasabi ng batas na dapat yung wildlife ay nasa wild. No? Di-discourage namin talaga yung pagiging pag-aalaga o ginagawang pet yung mga wildlife. Kasi may mga role na ginagampanan yan sa ating kapaligiran, sa environment, na dapat nandun lang talaga sila. Ito na rin ang unang pagkakataon na masuri si Dory ng veterinaryo. Okay. Mm-hmm. 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 Yehey! Okay. Oh. Ano? Hindi naman naanuhin. So, gusto natin ma-determine kung si Dory nga ay talagang si Dory. She's really a female. Ayan, walang penis, walang testicles. Babae nga siya. Makita mo yung itsura nung ano niya, yung kanyang tenga at saka parang guinea pig talaga yung itsura. Yung colors ng kanyang ano, ng kanyang hairs, no? Sa taas, darker yung color hanggang sa nagla-lighten as it goes down. Ito yung kanyang pinaka-defense, no? This one. At saka, pinapatunog yan eh. Bago niya ipabuka, papatunogin niya yan to warn you. Yung rattling sound. Kapag natusok, babaon ang kanyang kills sa balat ng kanyang kaaway. Tulad na lang ng video na ito ni Stoker. Kwento niya, galing daw sa labas ng bahay ang aso niyang si Chase. Nang bumalik, nagulat na lang siya na may nakabaong quills sa mukha ng kanyang aso. Agad naman niya itong tinanggal.
And then yung quills niya, pag tumusok doon sa animal o kung saan man, may iwan yun doon. No? And it will grow back again to replace the old ones na natanggal sa kanya. Maganda yung teeth. Binigyan ko siya ng bitamina at pampurga. Pero ayon sa Palawan Council for Sustainable Development, ini-encourage natin sila na i-turn over na lang sa atin, no, sa opisina. Nang sa gayon is mabigyan pa ng karapatang pangangalaga yung hayop. Kasi pag nasa bahay lang, may mga needs yung wildlife na hindi kayang tugunan ng ating mga lokal na residente. Kaya't ini-encourage talaga namin na i-turn over na lang nila sa PCSD yung kanilang mga alagang wildlife. Bibigyan namin sila ng turnover receipt. And then magkakaroon niya ng rehabilitation sa PWRCC. Meron tayong mga wildlife specialist na nandoon sa PWRCC na marunong kung paano mag-rehabilitate ng ganyang klaseng mga hayop. Dahil sa awa, minsan sinasagip natin ang mga hayop na kailangan ng tulong. At ang ilan sa kanila ay nagiging alaga sa huli. Pero kahit sa ang angulo natin tignan, ang wildlife ay dapat nasa wild. Na dapat hayaang maging malaya sa natural nilang tirahan. Walang aatrasan para sa kalikasan. Doc Ferds Resyo, Doc Nielsen Donato, Born to be Wild. Mga ka-born, mapapanood na ng live ang Born to be Wild sa Facebook, YouTube, and TikTok. Kaya huwag kalimutang i-follow ang aming account sa @BornToBeWild. Kaya like, share, and follow. Hi Believers! Get ready sa mga hinanda naming science activities today! Yes! At kasama ulit namin sina Zonya at Jamie! Yeah. Yes! Hello! Pero Kuya Chris, excited na ako sa challenge today. Ano ba yun? Ah, nakita niyo to.